Alam mo ba na mayroong batang babae na 5 taong gulang pa lamang ay nabuntis at nanganak ng isang bata? Well mga kaibigan, may pagkakataon sa ating kasaysayan ay nasilayan natin ng ganitong pangyayari. Mapapaisip ko siguro kung paano ba ito naganap at paano ba ito naging posible? Kaya tatalakayin natin ngayong araw ang storya tungkol dito. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na at hit mo na ding yung notification button para sa ganun ay maging updated ka sa mga videos na ina-upload ko na naglalaman ng mga bagong dagdag kaalaman. Kaya tara na at simulan na natin. Ang ilan siguro sa inyo ay nagtataka kung posible bang makapagdalang tao ang isang 5 taon na bata? Well, ang sagot ay oo. Ito ay matapos mapatunayan ni Lina Medina kung saan siya ay nakakuha ng record ng world's youngest mother kung saan nanganak siya sa edad na 5 taong gulang pa lamang. Si Lina Medina ay pinanganak noong September 23, 1933 sa maliit na bayan sa Peru. Mula siya sa isang marangal na pamilya, ang kanyang nanay na si Victoria Losea ay isang may bahay at ang kanyang tatay naman ay si Tiburello Medina na isang silversmith. Habang lumalaki ang bata, napapansin nilang hindi pangkaraniwan ang paglaki ng tiyan ni Lina. Inakala nila na isa itong case ng abdominal tumor. Kaya ginawa nila ay pinacheck ito sa isang doktor para magawan ito ng pagsusuri. Sa laking gulat nila, sa kanilang nalaman na ito pala ay nagdadalang tao na 7 buwan na bata sa loob ng tiyan nito. At pagkalipas lang ng 6 na linggo, siya ay nanganak sa paraan ng cesarean section ng isang malusog na batang lalaki. Kaya sa edad pa lamang ng 5 years old at 7 months, siya ang pinakaunang case ng pinakabatang babae na nanganak ng tao. Marami namang mga pediatrician o eksperto sa kalusugan ng mga bata ang nagulat sa pangyayari na ito. At sa panahon na yun ay naagaw ito ng pansin ng buong mundo. Hindi din sinabi o inamin ni Lina Medina kung sino ba ang tatay ng bata hanggang sa kanyang katandaan. Sa kabila ng misteryo tungkol sa case na ito, sa pamamagitan ng pagsagawa ng maraming pananaliksik gamit ang modernong teknolohiya, may nabuo namang kabatiran kung sino ang tatay ng anak ni Lina Medina at paano ba siya nabuntis sa maagang edad. Ang case ni Lina Medina ay tinatawag na precocious puberty. Isa itong rare condition kung saan ang katawan ng isang bata ay nare-reach agad ang sexual maturity bago pa ito'y mangyari sa pagkalipas ng 8 taong gulang. Ang mga batang lalaki na nakakaranas ng ganitong kondisyon ay magkakaroon naman ng pagkapal ng boses, paglaki ng genitalia at pagtubo din ng buhok sa muka. Ang mga batang babae naman na may ganitong kondisyon ay makakaranas ng maagang pag-develop ng dibdib at maagang pag-experience ng menstruation. Isa itong kondisyon na pwedeng maranasan ng isa sa bawat 10,000 na bata at may mataas na tsansa na mga batang babae ang nakakaranas nito. Mahinala din sila na nangyari ito dahil sa pagkakaroon ng sexual contact sa maagang edad pa lamang. Ayon din sa isang doktor, inulat niya sa isang medical journal na unang nakaranas ng regla si Lina Medina noong siya ay 8 buwan pa lamang. May mga nagpapatunay din na nakaranas din ito ng regular interval ng pagreregla sa edad pa lamang ng 3 taong kulang. So kung precocious puberty man ang rason ng kanyang pagkabuntis, eh hindi naman ito ang total na dahilan sa pangyayari. Eh wala namang nabubuntis ng walang tatay, di ba? At saka alam naman din ng lahat na si Lina Medina ay maliit na bata pa lamang, kaya posibleng meron talagang disgrasya ang naganap. Hindi talaga sinabi ni Medina sa mga doktor o sa mga otoridad kung sino ba ang tatay ng bata o kaya sa anong paraan ba siya ginalaw ng tao para pigilan itong magsalita tungkol dito. O kaya posible din dahil bata pa lamang siya ay hindi niya pa alam ano ang nangyayari sa kanyang paligid. Sa katunayan, inaresto pa nga ang kanyang tatay na si Tiburello Medina sa panandaliang panahon sa hinala na ito'y ginagahasa niya ang kanyang anak. Kalaunan naman ay pinalaya siya dahil sa kakulangan ng ebidensya at walang naglabas na witness statements tungkol sa kanya. Inaamin din niya ng todo na hindi niya ginahasa ang kanyang anak. Na naging balita na ang pagkabuntis ni Lina Medina, nakaagaw ito ng pansin ng buong mundo. May mga newspaper sa Peru ang hindi matagumpay na suhulan ang pamilya para magkaroon ng interview ng bata kahit libo-libong dolyar na
ang nasa harap nito. May pagkakataon din na inalukan ito na bayaran ang pamilya na dalhin sila sa Amerika at gawing exhibition doon. Pero kahit sa anong pagkakataon, si Medina at kanyang pamilya ay hindi nagsalita sa publiko. Kaya dahil din sa sitwasyon na nalagay ang bata at pag-ayaw nito sa masusing pag-aaral, may naniniwala na isa itong panloloko lamang ang naganap. Pero sa tagal naman ng panahon na yon, hindi naman ganon ang nangyari. Marahil hindi naman pinagperahan ni Medina at kanyang pamilya ang kanyang kondisyon at may mga nagpapatunay din sa kanyang storya ang mga medical records sa mga ospital. Marami ding mga doktor na ginamot siya dati ang nagpapatunay sa pangyayari. Sabay dito ang mga x-rays na nagpapakita na may buto ng bata ang nabubuo sa matris nito. May mga blood test din ang sinagawa sa kanya at lahat naman na mabalita tungkol sa case nito ay nagkaroon naman ng maayos na pagpapatunay. Kaya walang makikita na panlilin lang ang naganap sa case ni Lina Medina. Pero kahit ganun, hindi kahit kailanman tumanggap ng interview si Medina at kanyang pamilya. Sa katunayan, halos di siya nagpakita sa publiko hanggang sa pagkatanda niya. Pero kahit ganun man lahat ang nangyari, mukhang nakatanggap naman si Lina Medina ng maayos na medical na pangangalaga mula sa mga doktor at mga ospital dahil sa kanyang kondisyon. Isang rason dito ay lumaki naman ng maayos ang kanyang anak na lalaki. Pinangalanan din na Gerardo ang kanyang anak mula ito sa pangalan ng unang doktor na sumuri kay Medina. Nang naging okay ng lahat, dinala naman sila ulit sa bayan ng Tikrapo nang ito'y narilis na sila sa ospital. Pero sa kasamaang palad, namatay ang anak ni Medina na si Gerardo sa edad na 40 years old dahil sa bone sickness. Nakapag-asawa din siya muli noong 1970s at nanganak ng kanyang ikadalawang anak noong 1972 nang siya ay 39 years old pa lamang. Wala nang nakakaalam ng tunay na storya kung sino ba ang tunay na tatay ng bata na kanyang dinala sapagkat wala na ding balita tungkol kay Medina kung siya pa ay buhay pa sa kasalukuyan. At yun lang naman ang storya ng pinakabatang ina sa buong mundo. Anong masasabi mo tungkol dito? Sino sa tingin mo ang tatay ng bata? Leave some comments below kung anong masasabi nyo. At kung nagustuhan mo ang video na to, mag-iwan ka lang ng thumbs up sa ibaba at mag-subscribe ka na sa aking channel. At ngayon, shoutout muna tayo sa mga nag-comment nung mga nakaraang videos. Popo Gaming, Josea Rodriguez, Clark, C2O, Romel Navera, Madel Espiritu, Abne Emeriales, Leonel Mades, at Joma Francisco. Be sure na i-check mo rin ang iba kong videos at ito ang Matalinaw TV at maraming salamat sa panonood hanggang dulo.